Sabihin mo, salamat YouTube! So yun. Shoutout kay Junard Blanza. Sabi niya pa shoutout eh. So shoutout! So ganun. What's going on guys? Welcome back to my channel. And today, mag-unbox ako ng amazing item. Well, nakita niyo na sa thumbnail. And that's the latest model ng Apple 21.5-inch iMac. Okay! So, ayun. So before we start, if this is your first time visiting this channel, my name is Vince and I make different videos about unboxing interviews and also gumagawa ko ng vlogs about ng buhay ko dito sa Amerika. So go check out my vlogs about dun yung sa mga buhay Amerika series ko. Wow, series! Tapos, ano ba? Again, if this is your first time visiting this channel, thank you. Please subscribe to this channel. Click that notification bell para updated ka kapag meron akong bagong upload. And makakatulong yun para makagawa ko ng maraming content. Just comment in my videos. Follow me on Instagram. Send me DM. Or yun nga, comment kayo sa mga videos ko. Pagawa niyo sa akin ng mga gusto niyo or suggestions niyo dito. Bilang nandito ko sa US, ano yung mga gusto niyong makita? Yun. Ang daming sinasabi. Let's do this. OMG! Parang hindi ako makapaniwala. Baka bumagsak, wait. Wala pa. Hindi ako makapaniwala. Pero ito na eh. So bago natin buksan, bigyan ko lang kayo ng backstory. Binili ko to para yun nga, ma-upgrade yung content ko, mas maganda yung quality ng panonood nyo. Wow! Ganun. Wait, pero seryoso, hindi ko naman itong mabibili ko hindi dahil sa mga sa YouTube, sa mga collab, sa brands. Wow! Sobrang sikat. Pero parang, di ba, ang weird. Parang, kung makikita nyo mga videos ko, hindi naman ganun karami yung views eh. Pero, I don't know. Siguro sinuwerte lang din na sobrang active ko siguro sa social media. Maganda yung outcome, alam mo yun. So, kumikita kahit maliit lang, unti-unti. So, naipon yun. Inipon ko talaga yun para mabili ito. Diba? Amazing. So, ayun. Ano ba? Pro ko yun. Hindi, feeling ko hindi ko kasi ito mabibili before kasi nga ang mahal. Maski nandito ka sa US, parang hindi naman sa basta-basta, hindi naman basta-basta yung presyo eh. Mahal siya. Well, siguro sa mga mayayaman, sa mga RDA, sobrang dali lang niya bilhin. Pero, for me, nasa laylayan lang. Ano, kailangan pag-ipunan, you know what I'm saying? So, ngayon, nabili ko na siya. Sabihin mo, salamat YouTube! So, yun. Salamat YouTube, salamat brands. Yung mga nakakolab ko na brands, inipon ko yung mga kaperan na mga paayuda. So, ayun, game! Ating buksan. Sige, ito pala. Mukhang tanga lang. Wala, ang nipis niya. Ang mangmang. First time ko kasi magkaganito guys. Sorry. Ito na nga siya. Wala, ang nipis. Ang ganda. Ang gaan. Bakit ganun? Ang nipis. And ito naman yung Magic Mouse. Oo, Magic Mouse yung tawag dito. Tapos nakaka-amaze kasi nung tinatry. Ay, kita ba? Ito yung pindutan. Chok-chok, hindi kita. Na-amaze ako nung tinatry ko dun sa ano, yung parang model. Yung parang, yung trial dun sa, ay dami, ano ba tawag? Sa ano, sa Apple. Nagaganon to, nasa scroll, alam mo yung parang ano, touchscreen. Nagaganon, amazing. Ito na guys, buksan na natin. Makatakot mo. So ito na nga, wait, i-set up na nga natin to doon, wait.
Ayan, buksan na natin. Grabe, parang gusto kong maiyak po. Okay. So yun. At by the way, again, ito nga yung latest model ng Apple 21.5-inch iMac with 4K Retina display. Oh. Ayan, so ilagay na nga natin para kompleto yung look. Wow. And tapos ito yung mga kasama niya sa box. Well, actually yun lang. Itong lightning to USB cable. Of course, itong mga paperworks. Like, ayan. iMac. What else? Ayun, tapos yung mga parts, hindi ko na ano eh, ni-google nyo na lang. Kasi, alam nyo naman na rin yun. Of course, hindi mawawala ang sticker. Makita, ayan. And meron siyang kasamang, feeling ko pamunas to, microfiber. Pamunas ba? Pamunas ba? Pamunas. Kasi nga, na-scratchan. Na-fingerprintan ko na. So, wait lang, isi-setup ko lang. A few moments later. So, ayun, na-setup ko na nga, guys. Grabe ang saya. So, i-explore ko muna. Pero mag-usap muna tayo. So, ang saya lang kasi hindi ko rin nakalain. I mean, hindi ko naman na-expect na mabibili ko nga to. Inipong ko siya dun sa mga collabs ko sa brands and sa kita sa YouTube. So, gusto ko rin magpasalamat sa mga nanonood gaya nyo and sa mga nakasuporta. So, what more, di ba, kung may 1 million views, baka bahay na yung mabili ko. Ambitious. So, ayun. Ewan ko lang. I mean, di ko alam saan ako dadalhin itong pag-YouTube or itong mga pag-collab ko sa brands. Mukha namang maganda yung outcome, di ba? So, by the way, ito pala. Itong video na to, hindi naman to para magyabang na may bagong iMac, ganyan. Gusto ko lang ma-inspire kayo sa mga bagong sa mga nag-YouTube din, ganyan na feeling nyo wala namang nararating. Kasi ako dumating din ako sa point na ganyan eh, na Pilipon ba yan? Wala naman nanonood. Pero, na-overcome ko na yung phase na yun. Na parang, kahit ngayon, konti lang yung views, parang I don't mind. Mas ini-enjoy ko talaga yung paggawa lang ng video. Tapos, pag-upload, pag maraming views, edi parang bonus na lang yun, di ba? So, gusto ko lang ma-inspire kayo na pag itutuloy-tuloy nyo, may mararating sa. Tapos, hindi pwedeng pangarap lang, hindi pwedeng nangangarap ka lang. Kailangan may gagawin ka din, di ba? So ngayon, kapag itong vlog ko isagta Tagalog ako, sasagutin ko yung mga Tagalog na tanong siyempre dito sa YouTube. Ngayon lang to. So, gawin nating random, like mga 5 or 10 siguro. 10, ang dami. Mga 5 lang. O, bahala na. So, yun. First, shoutout kay Junard Blanza. Sabi niya pa shoutout eh. So, shoutout! So, ganun. Shoutout Junard Blanza. So, ito. Next, kay Glenn Castro. Hi Vince, tanong ko lang, marami ka bang CPA or accountant from Philippines na kakilala dyan? Pakitanong naman kung paano sila nagka-work dyan and kung nagamit ba nila CPA license nila sa Philippines. Thanks Vince and more powers. Wow. Avid fan nyo po ako. Uy, thank you parang Glenn. So, ayun, to answer your question, hindi man sobrang dami akong kilalang CPA dito. Meron akong kilala na CPA dito tapos sa Pilipinas siya nag-apply. Parang direct hire to ah, hindi to yung parang mga job search na no job, anong tawag doon? Parang mga headhunter, hindi. Meron akong kilala na direct hire siya sa company. Tapos, sila'y nag-sponsor ng visa niya. Hindi ko lang alam gano'ng katagal. Meron naman din akong kilala na dito na siya nag-take ng unit. CPA siya sa Pilipinas, pero nag-take pa siya ng exam dito. Hindi ko alam kung ganun ba talaga. So, paki-correct na lang ako kung may mga CPA na nanonood dito sa video na to. Kailangan pa ulit mag-exam? Kasi hindi naman ako CPA. I work in the banking and finance, pero hindi ako CPA. And more power din. Salamat sa suporta. Next. Ayan. Kay Arcel Diancin. Sa nag-reply siya dun sa Buhay America ko. By the way, kung napanood nyo na yung Buhay America ko, ang katotohanan. Yun yung pinakaunang video ko yata ng Buhay America. Sabi niya, hello, I did. Ingat ka po. Tama, kino-convert ko din. Nung unang dating ko dito, syempre, first few months, lalo nung wala pa akong work. Ang hili ko mag-convert nung dollars to peso. Like yung sa mga McDonald's, hindi pala McDo tawag dito.
Dati, sabihin ko sa mga office mates, let's eat a McDo. Anong McDo? Hindi nila alam yung McDo. Ano pala? McDonald's. Ganun. Kailangan yun, McDonald's. Kailangan may Islam. So, yun. Anyway, mahilig ko mag-convert. Sabi ko, wala, McDo lang ha. Abot ako $10. 500 na yun ha. Pero yun nga pala, pag nandito ka na, syempre, earn ka ng dollars. So, parang 1:1 lang din. So, parang 10 peso lang dito yun. Imagine ang mura. Ano pa ba? Next is trips vlog. Comment siya dun sa Boy America. Dito sa amin yung riot sa Chicago na vlog ko. Sabi niya, Sir Vince, kahit konti lang viewers mo. Salamat. Sabi niya, Sir Vince, kahit konti lang viewers mo, huwag ka lang huminto sa pagpo-post kasi nakaka-inspire po. O, di ba? So, yun lang nakakataba ng puso. Maski taba ako na. May nai-inspire. So, kayo din, tuloy-tuloy lang. Kasi for sure, if hindi siya na-appreciate ng ibang tao, for sure, merong ibang mga tao na ma-appreciate yung content nyo at yung mga videos nyo, di ba? So, yun. Thank you kay Trips Vlog sa pag-support. So, next is kay Hazel Amit or HZL. So, I guess it's Hazel. Sabi niya, pwede po ba kakilala or friend ang tutulong sa inyo? To be honest, hindi ko alam kasi ang alam ko, para mapetition ka dito, dalawang ways. Employment-based tsaka family-based. Sa employment-based, yun nga, na kapag yung employer mo, ipipetition ka dito para maging permanent resident. Or, if meron kang family which is parents, spouse, or yun yata, basta yung immediate family member. Alam ko yun. So, ito kay Jaida or Jaida Hinata. Dun sa other ways of earning money during pandemic na vlog ko. Sabi niya, paano ko po nakapunta ng Amerika? Pangarap ko po talaga makapagtrabaho sa US. Marami akong videos about paano ko nakarating dito. Pero kung gusto niyo, gagawa na lang ulit ako ng bago. Kasi ang daming buzzers nung video na yun. Parang ang hina daw ng audio. Hindi ko rin alam kung bakit. Baka nung in-upload ko, na-compress. Or yun ko, gagawa na lang ako ng bago ulit. Pero yun nga, paano ko nakapunta dito sa Amerika is sumakay ako ng aeroplano. Ang corny. Hindi. Paano? Diba? Seryoso, diba? Immigrant po ako, permanent resident, kasi yung wife ko is a nurse. Pinitisyon siya nung employer. And since we're married, damay ako. So, para akong, ano, saling ket-ket. So, yun. Last na muna siguro to. From Kaylee. Or Kylie. Kaylee. Comment siya dun sa Rent in Chicago na vlog ko. Sabi niya, hello, ilang flight po ang papunta sa Chicago from Manila and magkano ang overall fare converted sa peso? Ang gandang tanong kasi parang first time ko lang to na-receive. Ang tanong na to. So, ang flight ko noon, nung sa akin na siyempre iba-iba naman yun eh. So, from Manila to Incheon, Korea. So, from Korea, parang ang dami nung sa akin. Ah, from Incheon, Korea na ba? Panoorin nyo nga yung vlog ko. Meron akong vlog. Ayan, nilalagay ko dito. Nakailang flight ba ako nun? Parang isa lang yata. Dalawa. Anyway, Manila to Incheon, Korea via Korean Air. Not sponsored. Malamang. Tapos, from Incheon, diretso na yata ako to Chicago. Tama, yun na yata yun eh. Incheon to Chicago. Korean Air. Tapos pangalawa, Delta yata eh. Nakalimutan ko na. So yun, dalawa lang. Pero nung yun yung 2019, nung nag-boom na talaga ako dito, permanent resident, wala nang balikan sa Pilipinas. Pero nung 2017, medyo madami yung flight namin nun. Kasi hindi ko masabing mura yung ticket, pero yun yung pinakamura. So Manila to Tokyo Haneda, from Tokyo to Minnesota, Minnesota to Chicago. O diba? So ang dami. Hindi naman, basta yun yung parang cheapest airfare that time. So depende rin sa mga kuha nyo. Nung 2017 around, mahal kasi dito sa Chicago yung ano eh, yung airfare compared to California. Hindi ko alam kung bakit pero mahal. I remember merong round trip ticket to Manila, San Francisco, Manila, mga 25k lang. Yung sa amin, pinakamura Chicago round trip was 46,000 yata. So, I hope I answered your question. Ayan, last. Ito na reply ako na to, pero masaya lang. So, from Miming Think. Miming Think. Comment siya dun sa Buhay America. Ang katotohanan. Sabi niya, taga Munok Paranaque ka? Ha ha ha, saan ka sa Munok? Maya pala, magkapit bahay tayo. So, yun, taga Munok Paranaque po ako. I'm from the South. South kids. So, yun. So, next time na ulit yung iba. So, shout out sa lahat ng mga nagko-comment. And don't forget to subscribe to this channel. And, ayun, mag-iiwan ako sa inyo ng katagang. Oh, mag-iiwan ng katagang. So, yun. Hindi to katagang. Wala lang. Ano lang, parang
words of wisdom. I mean, kung paghihirapan nyo yung bagay, if you work hard, everything will pay off. Nang lahat ng paghihirap nyo. So, and I guess that's it for today, guys. Thank you so much for watching. What do you guys think in this video? Please comment down below. Panoorin nyo yung mga vlogs ko. Again, salamat sa pagsuporta. Please subscribe to this channel. And don't forget to like and share this video. Again, comment down below. Subscribe. And follow me on my socials in Instagram at Vince Leonardo. Until then, I will see you in my next video. Bye.